What's up, senyum makap chicken? Okay, kamusta po dyan, mga kachicken? Welcome back dito sa channel, mga kachicken. No? Pasensya na kung medyo late upload tayo kasi may marami talaga tayong nilakad. No? Ngayon, mga kachicken, mag-update ako sa inyo tungkol dito sa ating mga broiler na ibibreed natin sa Rhode Island Red. Ayan. Ito ngayon, mga kachicken, ipapakita ko sa inyo. No? Ayan. Oh, ayan. Ito na sila, mga kachicken, yung ating mga Rhode Island Red na hen. Saka nilagyan ko ng dalawang roster ng broiler. Yan, titingnan natin kung ano yung magiging resulta nito. Yan, pinaabot ko talaga na 6 months talaga yung ating roster. Medyo ano pa nga yan. Pero pwede na natin i-breed sa 6 months ating mga roster. Yan. Lalo na malakas na silang kumasta, no? Ito, titingnan natin yung magiging resulta kasi nga yung Rhode Island Red ay malakas sa pangitlog. At saka yung ating mga broiler ay ano siya, meat type. Yung Rhode Island Red ay dual type, ano siya, purpose meat and egg type. Yung broiler naman ay meat type siya, malaki, mabibigat. At cross natin dito sa Rhode Island Red, titingnan natin yung magiging resulta nila. No? Ayan, napaka ano nito, titingnan natin yung ano. Excited na kumakita yung magiging resulta nila. Rhode Island Red Cross Broiler. Ano talaga? Kung yung magiging resulta ay malalaking malakas ng itlog ba? Malaking manok. Titingnan natin. Yan. Medyo natagalan tayo, no? Sa pag-update nito. Kasi pinamature ko lang muna din yung ating roster. Saka medyo nabisi pa tayo. Bago ko pala ito, mga chicken, sinalang sa breeding, ay priming ko muna ito sila. Yung priming, mga chicken, ay ito yung pupurgahin natin sila. Una, yung pagpupurga, antibacterial flushing, at saka yung delousing, yung pagpapaligo sa kanila. Papaliguan sila ng yung shampoo na nabibili natin sa mga poultry supply. Ayan. Kaya nakatuwa, mga tike, no? Excited na kumakita yung nito, magiging resulta nila. Ayan, nakatuwa na, mga tike, no? Tatlong roster ito, mga tike, dalawa lang yung nilagay ko dito kasi yung isa nandun sa kulungan, nilagay ko nandun kasi plano ko din yung i-cross sa ating mga Hubbard broiler, cross Hubbard. Yun yung mga Hubbard chicken o na hen sa likod. Pinarisan ko lang muna yan ang roster ng Rhode Island Red kasi marami pa tayong order na kailangan maabot, kasi maraming nagpapareserve sa Rhode Island Red Cross ng Hubbard kasi nga parang nakita nila na maraming nagagandahan ng forma ng Rhode Island Red Cross Hubbard. Doon sa mga una nating nabenta, may nakita din, lalo na yung mga kaibigan nila, kapitbahay, gusto din nilang bumili. Kaya yung ngayon, marami tayong reservation sa Hubbard Cross Rhode Island Red. Yan. Ito na yung natin. Napakahalaga, mga chicken, no, na bago tayo mag-breed ay purgahin muna natin sila.
purga, saka bacterial flushing. Yung bacterial flushing, mga kachikin, yun yung pagbibigay natin sa kanila ng mga antibacterial na mga gamot para sigurado talaga may sakit man o wala, kailangan mag-antibacterial flushing tayo. Bacterial flushing para talaga sigurado yung ano nila, yung health nila. Tsaka paliguan natin kasi tulad nitong mga minahin sa ano nila, palaging pangingitlog ay magkakaroon sila ng mga ano, yung insektong ano nasa balahibo nila. Ano bang tawag diyan? Nakalimutan ko, mga chicken. Tsaka yung magiging itlog ng mga chicken ito, kasi yung Rhode Island Red ay palagi naman talagang kung may itlog ano, kahit may rooster man o wala. So ito, simula ng pagsalang ko, after a week, bago ko sisimulan ipunin yung magiging itlog nila, after a week muna para sigurado tayong yung fertility ay sa ano na, sa broiler na ano natin, na rooster ano. Kaya after a week, okay na yan. Mayroon na yung mga fertile ng mula sa ating broiler chicken. Tara, okay. Okay, so alright. Oh, nandun din sa baba, mga chicken, ilagay ko yung dalawang hen ng broiler. Pinarisan ko din ng Rhode Island Red. Titingnan natin ngayon, mga ka-chicken. Pupuntahan natin doon sa baba. Yan. Ayos. Okay, yan mga ka-chicken. Nandito din yung ating mga yung hen ng broiler. Yan. Pinarisan ko dito na Rhode Island Red na rooster. Ayan, titingnan natin yung magiging resulta, no? Yan sila, oh. Mga malalaking hen sa ating rooster, no? Mapansin nyo, wala pa akong nilagay na paitlugan nila. Lalagyan ko pa ito dito ng paitlugan nila ng ating mga hen ng broiler. Ayan, ayang magiging resulta nito. Hen ng broiler cross ng Rhode Island Red na rooster. Ayan. Tingnan nyo ng mga tsura, mga chicken, no? Ayan, mga chicken, no? Yung hen natin. Ayos na ayos yung resulta na lang. Hintayin natin silang itlog. Pag-itlog nito, sarang natin sa incubator para magka-resulta na. Ano yung magiging resulta nila. Dito din sa kabila, yan po yung mga Rhode Island Red natin na mga 4 months. Ayan, no? Naka-reserve na po yan, mga ka-chicken, no? Pina-reserve niya. Kunin niya pag 5 months. Yan. Ito na. Nagbigay lang siya ng deposit para siguradong siguradong kukunin niya. Oh, ayan, mga ka-chicken. Nakita nyo na yung update natin sa ating mga bibreed na o breed na mga broiler at saka Rhode Island Red, no? Excited na tayo sa magiging resulta. Kung ano magiging resulta nila, no? I-update ko kayo, mga chicken. Subaybayan na lang yung mga upload natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos o vlog dito sa channel tungkol sa pagmamanukan, no?